Good morning, cool friends. It's me once again. This is Marlbev, and welcome to my channel. Okay guys, as requested, ito na po ang Tagalog version ng paano magpa-atras ng bola. So, magbibigay po tayo ng 6 simple steps, easiest way pa paano magpa-atras ng bola sa bilyar. Okay, let's start! Una-una ay magsanay muna tayo tumira ng isang bola na magpapatama sa ilalim. So, magpatama tayo sa ilalim gamit ang isang bola mga 5 beses. Para masanay tayo, ma-mindset tayo yung muscle memory natin, nagpapapatama sa pag-atras. Ayan, tingnan nyo yung arrow, tingnan nyo yung bolang puti sa taas. Doon nyo patatamain yung inyong Q-tip. Ayan, so mga 5 beses siguro para masanay tayo, para yung utak natin at yung ating stroke o muscle memory ay masanay. Diyan talaga ang patama ng papapatras ng bola. Siguro mga 5. Ayan. This is the second. Ito yung pangatlo natin. Kasi pag palagi natin pinapractice yan, each time, hindi na tayo mag-hesitate o kakabahan na baka tumalpyok o baka hindi umatras yung bola, baka mapahiya tayo. Isa ito sa dilema ng mga nagbibilyar, lalong-lalo yung mga bago, yung paano magpa-atras. Kinakabahan sila baka mag-stop ball lang o umatras lang ng konting-konti. So sanayin muna natin sa isang object ball kung paano magpa-atras at yung tamang patama, which is sa ilalim. Ayan, sa ilalim. Okay, punta na tayo sa second part. So, ang second step ng paano magpa-atras ng bola ay mag-aral mag-stop shot. Ayan. Stop shot ay konting-konti lang below doon sa equator o sa gitna ng linya ng white ball. Kita niyo stop shot kanina. Almost walang galaw. Ayan. Doon po yung patama. Ayan, medyo gumalaw ng konti. So, mga 5 beses dyan para masanay tayo. Isa to sa firm foundation paano magpa-atras ng bola. Okay, we're down with the last shot. Ayun, medyo umatras na nga ng konti eh. At yung third part, well, subukan na natin magpa-atras kahit mga 2 feet lang. Yung medyo maiksi. Yan. Actually, 2 feet ba to? 1 feet, 1.5 feet. Basta subukan natin yung medyo maiksi. Kita nyo yung stroke, yung follow through, iwanan nyo yung dulo ng inyong tira doon sa dulo ng mesa o doon sa cloth, sa tela. Pasubsubin nyo siya. Huwag nyo i-jolt, huwag nyo i-kakadyutin kasi hindi naman yun ang tamang pagpapa-atras. Atras ng konti pero hindi yun ang tama. Ayun. Kita nyo. I-follow through nyo. Sa pa. Yun. Kung mapapansin nyo, hindi ko lang in-slow mo. Parang maiiwan yung dulo ng tip doon sa cloth. Ayun o. Kumakaskas. So, ganun yung pagpapaatras. Hindi nyo kailangan puwersahin o biglain. Pasunurin nyo lang yung inyong shaft. Yun. Kita nyo. Okay, yung third step. Now we go for to the fourth step. Yeah, medyo lumayo na ng konti, mga 2.5 feet na to. Ganun pa rin.
huwag yung isipin na papa-addressin nyo yung object ball. Okay? Guys, ang trick dito ay isipin nyo na ginagawa nyo yung step 1. Ano yung step 1? Yung step 1 ay tinitira nyo yung bola sa ilalim patungo doon sa butas. Isipin nyo, ginagawa nyo yung first step. Okay, huwag nyo isipin na paatrasin yung white ball kasi pinatama nyo sa 6. Isipin nyo na ginagawa nyo lang yung first step papunta doon sa butas. At magugulat kayo, maatras na yung tira nyo. Yun ang trick doon. You trick your mind, psychologize nyo yung isip nyo. Kasi pag iniisip nyo, pipilitin nyo magpa-atras, kuminsan pumapalpak. Okay, kita nyo na na ito medyo malayo na to, mga nasa 3 feet na to. Yan. So kaya na natin magpa-atras na medyo malayo-layo. So isa pa, 3 feet or 3.5. Kita nyo na iiwan yung dulo ng tip doon sa tela. Isa pa. Tingnan nyo maigi kung paano tirahin. Ayun oh, naiiwan siya. So ang tawag doon ay follow through. Yun yung foundation, pinaka basic. Kasi pag ginolt mo siya, so mablay ako doon. Pag ginolt mo siya, limited lang yung movement noong inyong shaft. Kaya konting-konti lang ang atras. O kung minsan, nagmumukha siyang stop ball o stand shot kapag kinakadyot nyo. So, it is important na i-follow through nyo. Yun yung susi. Okay, step 6. Ito, medyo malayo na to. Parang nasa 5 foot na to. Yan. So, medyo matagal ko po natutunan paano magpa-atras. And I discovered it myself. Although sa YouTube po kasi, pinapakita kung saan titirahin, paano tira. Pero, na-discover ko na magsanay muna tayo sa isang bola. Papasukin yung mga bola na yun. Siguro, hindi lang 5, kahit mga 10. Ito, medyo malayo na. So, ina-attempt po dito yung 6 feet. So, yan. Medyo, hindi ko nakuha doon. Isa pa ulit, second try. Eh, medyo pumapaling kasi yung accuracy po dito medyo mababa na yung accuracy, sobrang layo na. Pero kinakailangan yung forma mo pa rin, yung follow through, yun yung importante. Ayan, medyo matres na siya ng konti. Ayun na, dali na, matres na. So, soft tip po ang gamit ko dito sa carbon fiber, soft, para mas kumapit. Ayun, matras na dito. Okay, tandaan lang po natin itong limang bagay. Unang-una, observe yung fundamental. Yung follow-through, yung alignment ng paa nyo, tsaka kamay nyo, at tamang positioning. Pangalawa, ay lagi magtisa para hindi ito magpiyok. Okay, pangatlo, huwag nyong kadyutin. Instead, stroke nyo siya. Don't jolt, stroke, follow-through. And pang-apat, isipin nyo lagi yung step 1. As if tumitira kayo sa ilalim ng object ball, huwag nyo isiping mahirap magpa-atras. And syempre, magbaon kayo ng maraming pasensya kasi hindi lahat agad-agad ay makukuha nyo yan. Hindi po ganun kadaling matuto. Okay? So, sana po ay may natutunan tayo sa episode na ito na Tagalized version ng paano magpa-atras ng bola. So please subscribe and hit the comment below if you want to say something. Thank you for watching.